curam mo dong bulok sama kayak sampato. Joke yon. Gini agamamu. Yore. Gusto mo? Bumakal ka. Joke yon? Aray! Eh, TikTok ka ng TikTok, hindi ka pa nga tapos paglaba. Bulong na nag-TikTok ko dire. A few moments later. Joke yun? You know when the Eraserhead said, lahat ng pangarap ko'y bigla lang natunaw. Sa panaginip na lang pala kita may isa saya. Oh, di na bala tong bata, alas 12 na. Huwag Japon to kakaon. Padakpan talagit ka kay Buya tamang ka Japon. Die! Wala ka kaligiran ka tagudag ko sa balod. Ari ka pala. Uli! Go! Uli! Lumang party ng bisikleta yung gagamitin natin. Pintahan lang natin siya ng gusto nating kulay. At ang napili ko nga ay yung white at saka yung gold. Pintahan lang natin siya na maayos para maganda din tingnan. Tapos ikabit natin siya kung saan natin gustong ilagay. At ang napili ko nga ay sa mini library natin. Tapos nilagyan ko rin siya ng lights para mas okay ding tingnan. At eto na nga po yung mini library ko, ah, diba? Okay na din kahit papaano. Harvest time muna tayo sa ating gulayan sa paaralan. Ayan, ang dami po nating pechay. Tapos, eto nga din po pala yung iba kong mga tanim na gulay. Kung masipag ka lang talaga magtanim, sigurado talagang meron kang aanihin. Ah, diba? Ang may maganda din yung tubo ng aking ampalaya, yung beans ko at saka yung colitis kangkong. Ah, diba? Ang ganda. Abaniko naman yung gagamitin nating pang-design sa ating pintuan. Kulayan o pintahan lang natin siya ng color gold para mas lalong lumutang yung kanyang ganda at kulay. Tapos idikit lang natin siya sa pintuan. And idikit na din natin yung welcome. And that's it! Yan na po yung ating pong welcome. At eto na nga din pala yung update po ng aking pong mini library. Gamit ang mga lumang folder, mag-form lang tayo ng bilog. Siguraduhin isang malaki at isang maliit na bilog yung gagawin natin at dapat dalawa ito kasi ipagdikit natin silang dalawa para mas matibay at mas makapal. Ayan, ganito po. Tapos, gamit yung colored paper or cartolina, lagtakpan natin siya para matago yung folder at para mas attractive na din. Ayan, ganyan. Gumamit din tayo ng glue para pandikit natin. Ayan, napakadali lang, napakasimple lang pero maganda. Ayan, eto na po yung kanyang resulta. At gamit din po yung sliding folder, yung stick niya. Ayan. Itali natin siya sa cortina at yan na po, diba? Sana magustuhan niya din yung ginawa ko. Thank you! Frame yung gagawin natin gamit ang cardboard, carton ng pizza, tapos gunting, glue, colored paper, tapos plastic cover. Isukatan natin yung gawa natin ng frame, pwede siyang certificate or picture, tapos guntingin natin, gawa tayo ng ganito. Ayan, tapos gawa din tayo ng pang background sa likod, tapos coveran natin siya ng black, yung napili natin para mas maganda din tingnan. Tapos coveran din natin yung background. Ayan, at eto na nga po siya, tapos idikit natin silang dalawa. Ipagdikit natin gamit ang glue tapos ipasok natin yung certificate na napili natin. Gamitin na natin yung plastic cover para pang cover, ano daw, char. Tapos gawa tayo ng stand.
Tapos idikit natin silang dalawa at eto na nga po yung itsura, mayroon na po tayong frame. Yung niyog naman yung gagamitin natin, kukunin na po natin yung parang bulaklak sa bunga niya. Tapos eto nga po pala yung pintura na ginagamit ko. Pintahan na po natin siya ng color gold para mas lalong lumitaw yung kanyang ganda, para mas attractive din tingnan. Tapos idikit lang po natin siya sa may tigbaw na nakuha ko lang din sa may damuhan. Diba? Ang ganda. Tapos eto na po yung kanyang itsura, pwedeng-pwede nyo po siyang ilagay sa inyong bahay, sa opisina or sa classroom or kahit saan. At eto din po yung aking basurahan na baboy. Oink, oink. Mga lumang pantalo naman yung gamitin natin. Talian lang natin yung dulo para hindi masayang syempre yung lupa at buhangin na ilalagay natin. Tapos ipaupo din natin siya para makapwesto siya ng maayos, char. Tapos ilagay na natin yung tanim na gusto nating ilagay. Tapos pasuotin din siya ng sapatos para maganda din siya tingnan. Gamit ko pa talaga yung sapatos na to, pinasuot ko lang. At eto na nga po, pwede nyo po siyang ilagay sa inyong mga bahay, garden. O diba, pwedeng-pwede po yan. Box naman ng cellphone yung gagamitin natin. Naku, wag na wag nyo pong itapon yan kasi pwedeng-pwede pa pong magamit. Yung gawin lang natin ay dikitaan gamit yung glue stick or stick glue tapos ipagdugtong na parang hagdanan yan, diba? Pwedeng-pwede nyo siyang gawing lalagyan kung ano man ang gusto nyong ilagay at kulayan kung ano man ang gusto nyong kulay. Katulad ko, color yellow, kaso kitang-kita pa yung color brown. Kaya gumamit ulit tayo ng silver para mas maganda yung dating. O diba, mas maganda siya tingnan. Eto nga po pala yung gawin kong first aid kit. Yan. Napakaganda. Tapos idikit lang natin siya sa wall. Yan, meron na tayong medicine kit. Hindi ko ma-plus starter grabbing hangin sa labas. Wow, ari ko ganito. Grabe siya, pag-usta ka na, sumahot ka man sa imo, bleh. Balong na nag-asawat ko din niya, pagkasamukan. Maano ko sila makatapos. Grabe ka. Itsura mo. Itsura mo. Bili ka mga isang pato. Joke yun? Andito tayo ngayon sa may LBC guys, na mas bati para kunin yung padalang sponsorship ni isa po nating kaibigan. Tapos lumabas po tayo dahil hindi pala doon naka-address, kaya pumunta po tayo sa may main branch ng LBC Masbate. So yun ang kalabas ko lang po sa LBC Masbate. Tapos maraming maraming salamat Ate Fabi Love sa pagpadala po ng sabon na ito. Thank you so much. Maraming maraming salamat po ulit ma'am, talagang sobrang nakaka-proud, sobrang nakakatuwa dahil first time po talagang makatanggap dito. Wow, ang ganda! Oh my God! God bless po, maraming maraming thank you po, Quinice Skin. Thank you so much! Auntie, bakla nito yung bugas nito, hindi lang mag-isugit kay nanay. Salamat, auntie! A few moments later. Pili na diri ang bugas. Inday! Pili na diri ang bugas! Ay, ang but na! Iwai ko kabalo! Damo pa diri aton bugas, mga karton na masining unod sa aton simbugasan! Anong kaunod ta sine? Kalibok niya nga eh. Kalibok! Harin na yung ame, sukli pa! Joke yun? Joke yun? Mentalan bungge Mendoz.